si Joey Calungkagin na sa opening tip-off kasama ng Sponge Aldaba at Patrick Canizares. Alright, ito kasi sumuha pala. At ito bola kayo ng talk and text sa phone pals. Ang ABC Sports din po ay talagang full force yun na tumungo dito sa Queen Elizabeth Stadium upang ihatid sa inyo. Ito makasaysayan na rito, Mac McAvanas. Unang ikana, unang salta sa starting five na si Mac McAvanas. 3 seconds naman yung kanyang kakampi. So, jittery start for both teams. Siyempre nakaka-pressure yung sa ibang bansa ko, sa harap ng mga kababayan. Iba yun eh. Opo, at ito mga kaibigan, so wala na dito ng Gold Coats, Jackie Giants. First quarter pa lang. Tumitado na kagad si James Shaw. Pati siya nagulat na sa mga reaksyon ng mga kaibigan ng Roger Yat. Pardon na GM Crest, Tinawa Vail. Ado pa lamang ang unang mga attempt ng Pure Foods Chunky Giants. Well, what's good about that is dalawang sunod na pesos ibang sa kuha ng Pure Foods. Kanina eh, pinapatingin na agad, pinapatabaya natin at pinapatayos. Alright. Ito ang intercepted. Alawang crowd dito sa Queen Elizabeth Stadium. Sabi nga nung mga nakausap tayo, tuwing gulay nakakapanood ng game itong mga kababayan natin dito sa home ko eh. Ito live! Kaya excited sila talaga. Para follow the crowd ng asin sa ulo. James Shaw firing missing. And Kirby Raimondo, wala pa rin pasok! Tatakbo ito ang talk and text at home pass. Dito ito Victor Pablo, matalas sa cross yan. Pero this time, short yung kanyang dira. Tatakbo naman yung view for Shanky Giants. Here's Kirby Raimondo, siya ang titimone. Gives it to Roger Yap, tutak-tutak na dira, wala pa rin! Ano ba yan? Alam mo ang problema kasi hindi sila dito nag-ensayo sa Queen Elizabeth Stadium eh. Sa iba sila nag-ensayo eh. Alright, ito pong Queen Elizabeth Stadium. May magarang-magarang stadium po ito. At multi-level ho ito. Kaya po nasa third floor lang isang dambuhal ang kusalo. And lumalabot. Pwede nga yung TM Press. TM Press yan natin sa inyong bagong TM Power to the People. Tapos mag-iba itong stadium. Ah, finally, may nakasot eh. So siguro, dire-diretso na ito. Dito natin ang ating talaan. At ito eh, jittery start ng Pierce with Chelsea Giants. Roger Yap, siya naman! Taking a pass to Jun Limpod, but went straight for the layup. Well, siguro itong si Roger Yap, sabi niya, ang dami nating outside shots na hindi po papasok, kailangan take it strong to the hole. Alam mo, epekto nga yung sinasabi mo, partner, kasi nakapag-misa na nakapag-practice dito kahapon dahil hindi available nito yung stadium. At ngayon lamang sila dito. Ayun ang problema. Sabi nga, from the airport, diretso sa hotel, kailang konti, pahinga, practice sila kagad sa ibang venue. Alright, ito yung bound pass. Okay, may nawala. Joseph will fall for the Red Warriors. Sa manalakanto na naman para po sa De La Salle University Green Archers. So, dalawang free throw sa ibibigay dito kay James Yap. 3-2 ang ating score. Takang text ahead by a point. Ito, paghawak pala ng bola dito, magawala ng mga manonood dito sa Queen Elizabeth Stadium. May hindi silang dala-dala. Historic basket, kumbaga. That's yun ang kauna-una basket na nagawa ng PBA dito sa Queen Elizabeth Stadium. Alright. And then 0-4-2. Ito pong si James Shab. From the free throw line, James Shab goes in and out. Roger Yap gets control. James Shab, lalapit ito. Papasok. Plus a foul. Parang ang cruel. Speed throw nito si James Shaw. 4-3 ang ating score. Pure Foods now in the lead. 1-point lead ng Pure Foods. Bonus speed throw is up. It's 0-4-3 para dito kay James Shaw. Although papasok sa ball game nito, he's shooting 100%. Dahil hindi naman sakto nung bumabiyahe sa free throw line, no? Pero ito, lamang na itong
Here comes Chunky Giants. One-one play ng Token Tescom Pals mula sa kaliwa. Iniikot nila. And they find Harvey Curry sa ilalim. Well, etong si Kerb Raimundo sumubok na humabol. Kaya lang Harvey Curry was very creative din sa ilim face. But magtingis sa blind kanyang hook shot. Ito si Jimmy Lapag nakiraan. At meron nakitang foul ng itong ating referee. James. Yep. James Shop yung matatawagan ng foul dyan. That's the first foul itong si James Shop. Still, ito punto ang text kong pass again. Papaalala po namin siya. Still looking for the first one. What a pass by Jimmy Alabag to Harvey Curry. At happy birthday. Oo, parang birthday pass yun. Dahil ito po si Harvey Curry celebrated his birthday yesterday. And he's a young 27 years old. Yeah, and Harvey Curry owns 4 of the 7 points itong talk and text. Pero maganda kasi dun yung itong pasa nito si Gino Lepag. James Shepard po, tutok ko naman sa ilalim. Pero wala. Pass broken up. Tatakbo itong Pierfield Chunky Giants. Roger Yap. Here on the wall. And he's touching left. Oh, good! Ang si Asi Taulaba. Cardona. Wala. Curry on. Curry. Bonus free throw ngayon. 7 minutes and 36 seconds remaining in the first quarter. And Harvey Curry nasa free throw line. Harvey Curry. Malakas ang pangatawan. The bonus free throw is short. Oh, okay. See, not really his best shoot. Ang free throws, top 5 to the field, 0-4-2 to see Harvey Curry dito po sa Philippine Cup. And right now, ito struggling offensively to give us Chunky Giants. Ang daming gira. Ang daming gira binibigay. Pero 3-second violation na Kobe Raimundo. At he was anticipating ito si Jun Limpot, didiscard na towards the basket. Pero na-pull out po ito si Jun Limpot. Ang nahihirap naman yun eh. Nasa harapan ni Jun Limpot itong si Asi Taulaba. Alam yung medyo magdadalawang isip ka. But yun yung malaking katanungan partner, hindi ba? Yung first of all at Tigers, na-contain nila. Itong si Ali Pig ng first half. Pero no second half, nanalasa na ito si muli itong si Ali Pig. At yun lagi nagiging malaking katanungan dahil nga walang lehitimong sentro o big man na sinasabi o tinatawag itong Pierpont Chunky Giants. Well, nawala pa si Jonathan Salvador sa kanila eh, no? Nagkaroon ng knee injury, was operated on, and hindi na makakapaglaro this for the rest of the season. So itong Pierpont sa pilitang kunin si Arnold Gamboa. And as it all lava, and Harvey Curry! Walong puntos na, partner, dito sa first quarter natin. At alam, nakapasuntok na siya sa hangin, ha? Token Text racing to a 7-point lead. Alam mo, kung turnover sa pag-uusapan, apat ang Token Text. Dalawa lamang ang Pierpont Chunky Giants. Pero ito, madadagdagan na yan. Yung low field goal percentage na ba? Low field goal shooting. Yun ang pumapatay dito sa Pierpont. Sayang yung timeout ni Coach Randy Gore. Di ba? We're saying na kapag tumawag ng timeout, dapat productive ka agad. Mac McCardona, nagbukas ng ballgame ito para sa Talk and Text. Jimmy Alapa, nagpapakasa lamang papasa-pasa. But it's always finding ito si Harvey Curry. First of the ball was Asi Taulaba. Alright, ito po Talk and Text from Pass looking for the first win. At gusto nilang kunin yan dito po sa Hong Kong. And you can see it in the faces of the Talk and Text players. And Victor Pablo pops sa TM3. At it's taken about ng TM Power to the People. At full throttle, itong Talk and Text phone pals. Dalawa na kanilang team thrust. Ito po sa first quarter natin. The first was the first basket. Courtesy of Jimmy Alapag. Ngayon naman, kay Victor Pablo. Oo, 10 puntos na itong kalamangan ng Talk and Text. Parang gusto nyo ipakita ng talagang malinaw na malinaw ang signal nila kahit dito sa Hong Kong. Tama. Ito, lead pass. Asi Taulaba. So, ring in for two. Now, a 12-point lead. Para po sa Talk and Text phone pals. At yun, mukhang na-shell siya. Ito yeah. Pong Pierpont Chunky Giants. Well, medyo malamya kasi yung simula ng Pierpont. Particular na yung field goal percentage sila. Ang dami ng pira na hindi makapasok. Roger Yap, ito. Ang ginawa niya dito, hinamon ang one-on-one. Ito yung si Jimmy Alapag. Which is tama yun dahil mas malaki siya. Pag nilopost niya yan, walang magagawa si Alapag. At yun naman nagagawa ni Roger Yap para sa Pierpont Chunky Giants. Yung mga mismatches, nakakapag-create siya ng mismatches against the opposing teams dahil walang maitapat sa kanya. Right, pero meron malalaking tao rin itong
talk and text mga point guard like Leo Avenido, which attempted to nating run ng talk and text. And finally, napatid din yan as itong si Roger Yap, Kansas first free throw. Input moves out. At pumasok ito si Ray Evangelis sa second free throw. Sablay na yan. Oops, oops. Jump ball. Kani pumasok para dito si Roger Yap. At Leo Avenida, sabi siya, may matangkad naman silang point guard. So ngayon, medyo nag-shift na yan. Mas matangkad na yung point guard. Nag-shift yung balance of power dyan. Kasi sa point guard spot, eh, no? Dahil mas matangkad si Avenida kay Artadi. Tapikan, napunta kay James sa pambola. Wala pa rin. Mark Pingris gets it para sa Perfect Chunky Giants. Ray Evangelista. The pass para kay Pingris. Ball kicked out of play. Alam mo siguro it's about time si Roy Castillo i-pass ko. Hindi mo pass ko outside shots. May pass ko man si Roy Castillo dahil yun naman ang papel niya. Masigip na masigip yung butas na rin para sa Perfect Chunky Giants dito po sa ating first quarter. Kobe Raymundo against Harvey Powell using the glass. Goaltending ang tawag doon. Dahil tumama na sa wood yung tira nito si Kobe Raymundo. That will count. At at this point, ito, kailangan nilang pigilan itong offensive ng Talk and Text Phone Files. Nakalatag agad yung lambat ng defense ng Pierce. James Yaps with it, with a steal. And James Yaps will sell all the way of a foul shot. Ito po si Mark Macardona. Tatlong free throws lang namimintis nitong si James Yaps. And now he revisits the free throw line. Let's see if he improves. Mag-improve naman ito, you know. 16-7 ang ating talaan. 4 minutes and 49 seconds remaining in the first quarter. First alam free throw! Alam mo, sablay pa rin! Alam mo, prior to sa Hong Kong game, alam mo, hindi naman talaga problema ng Pure Foods ang free throw shooting. They're actually third when it comes to free throw shooting, partner, ha? Oh, at ang last, itong token tips, eh. Kung titignan mo yung ating right, numero previous, dito sa early na going ng Philippine Cup. Pero ngayon 0-4-4 na itong si James Yap. Hinga na malalim. Tignan natin. Sablay pa rin. Lumabas pa rin. Pati siya. Kahit nasa ang kapaniwa naman ang sukat niyan eh. Hindi na siya makapaniwala dito. At hindi kaya gigil para kay James Yap. Baka dahil maraming impression nasa balikat na dahil siya yata yung pinakapopular na player dito sa Hong Kong eh. Siguro lahat ito mga sa Hong Kong eh. Nagbabasa ng magazine at nababaligtaan yung kanyang, alam mo na. Diba? Tama yun. No? Pero alam mo nakakabilib din naman talaga itong mga kasama, mga kababayan po na updated na updated eh. Updated. Sa mga nangyari. Kanina lang, umikot tayo doon sa ilang mga lugar kung saan nakapulupulutong yung mga Pilipino natin mga nakausap. Pero pala yun eh, no? Isang lugar, Ilonggo, Tiga Iloilo, tapos isang lugar, Ilocano, di ba? Oo. And right now, pero ngayon, sama-sama dito sa isang lugar. Sama-sama dito sa isang lugar sa stadium. At good by Castillo, yung prescription mo kanina. Wala rin eh. Pinasok na ni Coach Ryan. Well, talk and text from pass, trying to push the ball up quick. At that time, masyado silang mabilis. At ball, Jamaica, out sa kumakamay nitong si Harvey Carey. Laban pa rin ang talk and text. At talaga yung struggle offensively kung Chunky Giants maging sa free throw line. Hindi makapuha pa yung Chunky Giants. Nirepost para kay Kobe Raymundo. Cross court kay Noy Castillo. Noy Castillo ang atake. Kanino yun? Ang pasa niya. Wala pa rin ang Chunky Giants. Sabi ni Derek, matagal na ako retired ha. Coach na ako ngayon. Huwag niyo akong pasahan. Pero referee Aldaba rules. Nakita niya. Lalo po last si Coach Derek. Pero yan, bola pa rin po ng Pure Foods Chunky Giants. Kobe Raymundo with a spin. Kobe Raymundo, shot pa rin sa kanyang layup. Kobe Raymundo won't be denied. Oh, that time, nilagay na lang ni Kobe Raymundo. Eh, no? Wala na nakahabol sa kanya because he had second spring sa kanyang legs. Eh. But the fats, fast. Akala natin hindi nagpaalam dun sa ating table officials. But malaki, you see, malaki yung fine yan. Sabi ni Abinido, kanina pa ito sa warm-up eh. At ito si Noy Castillo, pumasok kanyang technical free throw. Opo, paliwanag natin yung partner. Alam niyo po, yung progre po, eh, parang pandikit, no? Na, yeah. Manipis lang naman na pandikit po yan. Na, ginagamit po ng mga players para mas kumapit yung bola sa kanilang kamay. Pero yan po, ipinagbabawal na dito po sa PBA. Kasi hindi naman lahat ng mga players gusto yung pakaramdam ng progre. Kasi kung papayagan yung progre po ba, kahit na tayo, pwede tayo maglaro dito dahil
kakapit yung bola sa kamay natin eh. Ayun naman po. So, ito po, in-inspection na ni referee Kalungkagin eh. Ah, para bang ano ba isa si 80? Pakinggan naman kamay niyo. Pakinggan naman ako niyo. Yung kuko, di ba? Sa si 80 yun eh. Oo, pero ito, tinitina isa-isa. Pagkat yun nga po, hindi po yan inaalaw. Anton Villoria, pinasok na sa Talk Attacks Bomb Pals. Lamang po ng anim. Ang Talk Attacks, pinagkalawan si Asi Taulaba. Labas dito kay Victor Pablo. Pablo, with a team press! So, long two lamang. Long two. Nakana kay Victor Pablo. Pero mahirap yung pinang yun dahil may nakadikit sa kanyang guwapo eh. Yun ang allowed na pandikit yung Guardia. Pero dito mo rin ha, na-pressure nila si Asi Taulaba. Pero hindi nila nabihilan, ito si Victor Pablo. Ay, si Victor Pablo yung very consistent eh. Sinatimit yun sila. Oh, well, Miguel Miller. Forward pitch para kay Anton Delore. Nakakuha nito si Paul Artadi. At si Paul Artadi, maganda pinapakita para kay Coach Ryan. Ano, in this conference. Nakakasa Philippine Cup. Working back at Curtis. Alam mo, mahirap yung ginawa ni Pingris niya. Eh. Ito. Ang malamang. Hindi na po. Nadagdagan na yan. Nanggabong thriller. Tiyan Trasbuyan. Natin sa inyo ng bagong tiyan power to the people. Mula dito kay Willie Miller. Oo. Oh, at 21-12. Balik down yung score natin sa matunod sa kalabangan ng Talk and Text. Sabi ni Lindo, pinahuyas mo na mabuti ng kamay. Alam mo kung nag-struggle dun sa long shot nila, itong purpose yung Giants, parang walang kaproblema itong context, no? Error na yung problema ng context. Pero yung miss, ayun na naman, another miss. From the left elbow, mula dito kay Ray Evangelista. Ay, marami rin mga taga-ormok dito, mga nagpakita. Oh, walang pelo! PM Press yan, hatid sa'yo na bagong PM Power to the People! So, former MVP to si Willie Miller. And right now, alam mo, itong si Jimmy Alapag, napakaganda ng simula para sa Talk Attacks Form Pass. Ika nga, ikakalat yun na maganda yung bola. At maganda mga yung offensive yun, nilalaro itong si Willie Miller. And marami kasi nag-observe dito na ay, itong barometer talaga ng Talk Attacks, pag nag-click pareho itong dalawang Jimmy Alapag at Willie Miller, eh napakahirap talunin ito. Oo, oh, tama. Kayo, backcourt ng... Pati ba, check yung mukhang 2 points. We have to check that. Hindi, pero 24 pa rin yung score natin dito eh. Sandali lang, sinasabi. Pero see. Oo, oh, yet nare-review ng mga table officials natin dito. Ay, oh, mukhang carried yung 3 points. Carried yun. Alright, so... alam mo, kahit mga biyahe tayo dito ng out of the country, eh, kompleto-kompleto pa rin ang kasalitan itong ating PBA. Upang ma-review yung mga dumatasing sitwasyon, ano? Ito si Mark Pingis. Mark Pingis gets it back. First of the first by Mark Pingis. Ito pala po na nga dito sa panig ng Pure Foods. Panay sa loob na yung kanilang puntos. Ano, dahil, alam nila, they realize na hindi pumapasok ka ng outside shots. So 10-point lead para po sa Talk and Text Phone Pals. Palapit na po tayo. Dito sa huling minuto ng ating first quarter. Sizzling para dito sa Texas. Shot talaga. Birthday celebration. Pasa ni Artadi. He was trying to set up ito si Noy Castillo. Pero si miscommunication sa pagitan ni Artadi at Noy Castillo. Eh, behind the... para backpass ang ginawa dito ni Paul Artadi. Ano, hindi nakikita yung papasahan niya eh. Under a minute to play. Contrasting talaga yung naging simula na magkabilang kukunan. Talk and Text Phone Pals, Harvey Carey ang nag-base ng Talk and Text Phone Pals. So, Willie Miller! Tatlong sunod na para kay Willie Miller. TM Press yan, nagig sa inyo ng bagong TM Power to the People. Well, imbis na ito, si Noy Castillo makapag-ambag ng 3-point shot. Siya'y tinitrahan ito si Willie Miller. At Jordi Raimundo. Hirap sa doon kay John Ferriols. Ito na naman si Willie Miller. Napas si John Ferriols. John Ferriols, tatlong pinakagat doon. Underneath. Tira niya, bigo. Labas ulit dito ang bola. Willie Miller naman. Pasok na naman. Apat na sunod. Para kay Willie Miller. 12 puntos na. Ang Gapo Thriller. TM Gracian. Hatid sa inyong bagong TM. Power to the people. 30-14 ang ating score. Biglang-bigla umalago itong Talk and Text. Patapos na itong ating first quarter. Abot pa ba ito? Kirby Raimundo beats the buzzer. Percent ng
Your Foods. Rebounds lamang din itong Token Tech 16 against 12. Assists lamang din ang Token Tech 6 against 3. Turnovers bagyang Raymond Tayan, Pure Foods, pitulang turnovers siya against 8 ng Token Tech. Verhel Menes, turnaround shot niya. Wala! Oh, at may nagkaamuyan si Kirby at si Roger Yap. Hindi maganda simula para dito sa Pure Foods, Chunky Giants. Oo, kanina na yung rebound that time eh, no? Pero, alam mo, itong Token Text, ito mas nangailangan ng panalo dito eh. Dahil nga wala pang naitatalang panalo ang Kumpal sa ating torneo. Samantala mula sa sulok si Leo Avenido, nagbintis, gusto sana niyang mahawaan ito, no? Outside shooting ng kanyang mananaw ng kakampi. Ito ako yung Victor Pablo, no? So, well and mellow. John Ferriols. Wala, ito na naman, makakakuha na naman. Dalawang sunod na offensive rebounds yan. Oo, kanina yung pinupod siyang nakakuha na offensive rebounds. Ngayon, itong Token Text naman. Sunod na pala ito si John Ferriols. May kapitula sa likuran. Tatakbuhan, Pure Foods, Chunky Giants. Pero masyado maraming puntos ang binigay ng Pure Foods. Right. 30 points in the first quarter. Limang 3-point shots. Para sa Token Text. Roger Yap. Saradong pinto. Kevin Raymundo will use the baseline. Meron pa. Pure Foods, Chunky Giants. Particular na si James Yap. Yun ang free throw. Sinasabay ang Pure Foods. Ito si Kevin Raymundo misses his first free throw. Si Jimmy Porta pasok para kay Mark Pingris. Samantala ito si Jimmy Porta. Or the Kirby Raymundo rather. A second free throw, papasok ito. Finally, 30-70 ng ating score. Pure Foods start scoring dito sa ating second quarter. Ito, Pereira sa bola. Bagsak dito sa Leo Avenido. Trying to save it on the sideline. At ito, Pure Foods Chunky Giants na. Alam mo, para sa Pirus, maring off night yung kanilang opensiba pero wala silang may dadala na off night sila sa depensa. Sa depensa, tama ka doon. Ano? At yung hassle ng Pure Foods, mukhang nandoon pa rin. Ay, alam naman natin, itong Pure Foods, comparatively smaller than Token Text. Yet, ang sinasabi ko lagi, pinakamainit na kamay para sa Token Text Fontas. Coach Rino, patok ni Kirby Raymundo. At awan, ito, Roger Yap makakakuha. They go to Kirby Raymundo again. Oo, oh, alam mo, nakikita natin itong si itong mga Pure Foods. Nandun yung hassle eh. Yung shooting lang talaga ang minamalas itong Chunky Corn Beef Giants. Well, almost 2 minutes gone by dito pa sa ating second quarter. John Limporto. Turnaround shot niya, wala. Oh, may loose ball foul. Or yeah. Oh yes, at Kirby Raymundo yung matatawagan ng foul dito, no? Yung side move, tira na itong si Julian Ford, but he's arguing na meron daw foul. Alam mo ito si Kirby Raymundo, isa po sa mga players ng Chunky Giants na pinakamaraming kumag-foul, no? Sabi ko, yes, 4 or 5 pass per game. Per game. At least, nag-improve na nga siya. Dati, mga first half pa lang, 4 kasi. Tama yun. Right now, 3 seconds. Alam mo, itong Token Text, ang tanging ko po nang hindi pa tinatalo ng Pure Foods dito sa season na ito eh. Mm-hmm. Tama ka doon, partner. So, ito eh, well, ang plus ng Token Text dito eh. Ay, para sa Pure Foods, malalaman po natin kung enough motivation din yan. Yun. Pure sa lahat naman ito dito sa Hong Kong. Well, itong Pure Foods Giants, kailangan nilang to make hay while the sun shines. Ano, habang wala si Paul Asit Aulaba on the floor, dapat ngayon buhabawi na sila. Walang Aulaba and walang alapag. Alam mo, tama yung observation mo na Barry, ah. Pero ito-ibang sandata nga ginagamit itong Token Text bomba sa laban na ito. Roger Yap, foul shot. Meneses getting the rebound. Hey, Miller, Herrera tayo. And Willie Miller attacks the basket. 14 points in the ballgame for Willie Miller at 15 sekundos naman ang kalamangan ng Token Text.
You're still there by John Carrion. At ito, pangatlong point guard na susubukan ng ni Coach Juan Gregorio. Si Ege Bilones papasok para dito kay Noy Castillo. Opo, at ito eh, itong Pierre Chunky Giants, masama ang simula dito po sa laban dito. Tignan natin kung ubra dito si Ege Bilones. Kirby Raimundo against Ringo. James Yap in the clear. He fouls. Wala pa rin. Oh, pasa na yun. That missed foul. Pero bola pa rin ng Chunky Giants. Jim Limpop, the jumper, one drop. Kirby Raimundo tag by Poch Winyo. Kirby Raimundo tutulak na naman sa free throw line. Ilang mga daging sa pure points. Ang dami offensive rebounds eh. Tama ka to. At ito, nabibigyan sila ng maraming pagkakataon. Pero hindi siya makashoot eh. Kaya maraming offensive rebounds eh. Malaking problema. Problema talaga eh. Itong si Kirby Raimundo has 5 points. But this time, pumasok yung kanyang unang free throw. They've been struggling sa free throw line. Ito pong Pierrefus Chunky Giants. Malamig. May isa pang factor dito. Oh. Malamig eh. Pasok pareho itong free throw si Kirby Raimundo. Kanina pang umaga malamig eh. Parang uulan nga eh. Oh, kanina kasi, nag-iikot po kami dito po nga sa mga lugar kung nasaan po nag-convert itong mag-congregate itong mga pinitagababang po natin Pilipino. At hindi rin tayo makalayo ng gano'n. Di ba nga nang umulan na pattern? Ano si Pilianos? Ito ba talaga hassle ang Pilianos dito? Roger Yap, parang sa opening fouls and misses. Pagkakas yung attacks, form fouls. Abilito, PM Tres, papasok yun! Anim na 3-point shots na naipapasok ng Tokotek sa ating ballgame. And just when 2-foot stop na makakaralo sila, eh di sa isulit ito kalam na nga ng Tokotek. Sablay na lang, ito si Kirby Raimundo. So ito, ang Tokotek sa foam pass, firmly in control dito sa laban na ito. John Ferriols sa ilalim. Oh, ang bola last touch pa ni Julie Bob. Bagay mga players, malas talaga. Sasambuti na lang ni Roger Yap yung bola. Pinapik pa ni John Limpo palabas eh. At sabi ko nga, make hay while the sun shines. Well, actually the sun is shining for Token Text now. Pumasok si Asi Taulaba at ayun, tumanggap pa na inbound. Asi Taulaba, nasandwich. All right now, ito po si Asi Taulaba. Hardly, well, halos hindi na kinailangan dito si Asi Taulaba. No? Si Winner yun eh. No, inarap nila itong napakalaking lamang na ito. Ang Token Text dito po sa ating first half. Pag umasok naman, itong second free throw ni Paul Asi Taulaba. This is the biggest lead in sa ating ballgame, 37 points. At 17 points rather, 46-19. Right now, look at the long ball, Jun Limpo. Maka-planto, itong defensa ng Token Text Fembals. And Jun Limpo had nowhere to go that time. Actually, he was thinking of passing the ball. Buti na natapik ng tiga Token Text yung ball eh. Bola pa rin ng Chunky Giants. Limpot. And Roger Yap, ito sa Constitute. Naglilintis. Really nervous quick to the pass. Under 7 minutes dito po sa ating second quarter. Pala si Coach Ryan Grego, umiinit na ulo dito. Okay. Ikaw ba naman hindi ulit pa ulit, hindi naasok ang team na, yun, isang pang outside shot gone haywire. Over the top pa yun, so automatic na lilipat yung bola sa panag ng Token Text. And Token Text is enjoying a 17-point lead. 36-19 ang ating score. And so far, para kay Coach Pierre shooting, PM Press shooting ng kanyang mga bata. Well, makita natin turnovers, 16 natin, ano? Pure Foods ang pabor dyan. Doon lang nakakabawi nga yung Pure Foods eh. Well, Miller kanina, apat na PM Press. Ngayon, na-atake siya. Ball. Lalabas. At si Leo Abinido, napa... Well, hinlagi siya yung bola to a player ng Pure Foods. So, Token Text will keep ball possession. O si Willie Miller.
Stadium dito po sa Hong Kong upang ihagit sa inyo ito pong official game ng Philippine Cup. Your hosts, Chunky Giants against the Talk and Text Bombers. Richard Yee loses the leather but Pilipin skips possession. 8 seconds na lang. Parang walang magagawa si Richard Yee. Baseline. Sarado ang baseline. Ano? Kay Richard Yee. Okay, Belliano. Kanyang jumper. Wala pa rin. Maasim pa rin itong shooting ng Pure Foods Chunky Giants. Kung may shot chart tayo, makikita natin na walang may papasok na outside shots itong Pure Foods. Animik na animik itong offensive ng Pure Foods Chunky Giants. Mahaba pa po itong ating ball game. Paulaba. So, nagtatakluhan na sa ilalim. They go to Yolo Milo. Ginamit pa yung banda sa TM Press. Pero bigo. And Asi Taulaba, mukha offensive foul. Manunulag na doon si Asi Taulaba. At Ege Bilyones, mapapaw sa dito. Yun ang sabihis ni Ege Bilyones. Nakain man pa lang eh. Ayipas gagad doon si Ege Bilyones. Ay, eto eh. Pwedeng samantalahin ng Pure Foods. Nasa penalty na ang Talk and Text. Si Bilyones pa rin ang naglalatag para dito sa Pure Foods Chunky Giants. Moving pick nito si Richard G. Sayang, hindi rin yung James Shaw. Pwede pumasok na counted. Dahil ating si Pablo Richard G. Main one, Harvey Carey is back, replacing John Ferriols. Harvey Carey, siya po yung umiscore ng 8 puntos ng first quarter para dito sa Talk and Text Bombas. Alas mga easy underhand layup yun na binipid sa kanya nito si Jimmy Alapag. Tama, ito si Harvey Carey nag-birthday ng March 18. Oh, pangkaan dito Jimmy Alapag at Richard G. Sa high court. Alright. A 17-point lead para po dito sa Talk and Text Bombas. Ang Taulaba. Deleo Avenida, Tian Tresia, Deleo Avenida. Long rebound, pinahan naman ni Ego Bilyones. James Chia. Yes! James Chia. And the Queen Elizabeth Stadium erupts. All right. Bato! Ayun eh. Pwede ba? Binato kay Asi Taulaba. Sa bato, sa taong bato. Ayan. Alay, pinahan siya nito si John Limpot. Sabi niya ng dalawang free throw si Asi Taulaba. Ay, hindi. Ito yung unang trip yata. Nag-tokotag sa free throw na yun, no? Ay, bonus free throw. A 16-point lead. Para dito sa Talk and Text Compass. Ay, pasa. Picked up by Willie Miller. Alam ni Miller, babalik dito kay James Shepard. Kaya nga eh. Dahil siyempre, James Shepard, kasi shoot lang ng 3-point shot eh. So alam nila, ibabalik dito kay James Shepard yun. Kanina, ganda ng binati niya. Tumakabayan natin dito. Diba? Sa Tagalog. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Tagalog eh. Oo. Si, binati nito naman. Sila John Ferrio. Sa Bisaya. Ano? Si James Shepard. Ilong mo. Sablay yung ilong free throw. Si, Mike McDonald checks in for Leo Avenido. Buhay na buhay itong backcourt ni Coach Derek Ferrari. Jimmy Alapag, Willie Miller, pati si Mark Macardona. Alam mo, marami mga intangible stuff niya pinapasok dito eh. Yeah, teka muna. Willie Miller, dalawang free throw sa minuto. Sa hawa kaya? Nahawa, di sa hawa. Alam mo, hindi nila na, nililigas na rin na kayo. Bilyones, firing at Tian Tres. Wala, uy. At this point, sa laban natin, Barry, wala talagang makamasabi natin. Diba, just captured itong free throw line eh. Ayun, yung mga shoot consistent from the line. Conquered, para ganun. Saka sakali. Oh, pero ito. Harvey Carey makes his first free throw. Sabi na, Harvey, ako lang. Birthday ko kahapon. Ano yung expected si Harvey Carey sa Philippine Cup? Talaga mag-flory siya, no? Oo naman. Pero ito nga, isang pangakayari ko si Harvey Carey. Second free throw ni Carey is Sablay and Raymundo Federico. 75 para sa Talk and Text Bomba. James Shepp may ng TM Press kanina. Kumalayo ito, James Shepp. Wala pa rin. O, wala din sa ano yung kanyang TM Press. Nasa labas na si Harvey Carey nun eh. So, itong backward scoring para sa panig ng
Token Tech set 20 points. Yun, siyempre, si Willie Miller yun eh. Yun nga, yun. Willie Miller, 15, Abenito. Kalina. Diba? 3-point shot. James Sharp. Magmimintis. Ito na naman. Oh, yung bato ni Willie Miller. Umabot hanggang Pasig yung bato. Ano yung Hong Kong nun? Of course, dito po, well, makita niyo po yung mga tanawin ng Hong Kong. Malinis na malinis yung putong lugar na to. Nasabi mo nga yung ilog eh. Malinis na malinis din. Ay, napon ako yan. Ano, dun sa hotel room natin, meron sa remote na gusto hindi araw-araw naman yung laundry, di ba? Ay, pagkasal yung kalikasan ito. Alright, that was the Kirby Raimundo. Alam mo, sama ito si Kirby Raimundo talaga nag... ang nagiging dahilan na well, keeping his team together si Kirby Raimundo. Well, he's still the front runner statistical race for most valuable player ito si Kirby Raimundo. But even in this game he establishes eh, yung patience. Yes, alam, wala tayo magpapanik. Oo. The pass si Taulaban from behind na pwesa na naman si James Yap. Third foul itong si James Yap. So, dalawang free throws para kay Paul Asi Taulaban 7 seconds remaining in the first half. 39-24, 15 po rin ang kalamangan ng Token Tech Home Fouls. Alright, ito po isa pa po. Ito si Asi Taulaban na napakaraming fans dito sa Hong Kong. Kala ko napakarami. Oh, 100% yung free throw line. Ito si Paul Asi Taulaban. Only a 25% free throw shooter. Ito si Asi Taulaban. Hating-hati eh. Ano mga fans dito? Tawad pa si kaya nga eh, no? Ano talaga dito sa side natin sa kanan, Gertrude, Open Page, Demarcation Line. And meanwhile, ito si Makalaga na matatawagan dito. At sa hindi na rin po itong Tornal Tech Sprong Call, sa free throw shooting time. Ang dami yung minintis itong si James Chan. Akala niya pinagtaksilan na siya ng ring eh. Pero ito, Berg ang umamo uli sa kanya. Itong... second free throw, 2 out of 2 for James Shack is 2 out of 7 from the free throw line. Alright, under 3 minutes. A 14-point lead para po dito sa Pure Foods. Ah, what's up, the Pocket Tech Compiles. Hindi pa po lumalabang itong Pure Foods dito sa ball game na ito. Meanwhile, Makmak Cardona with a pass coming from Harvey Carey. I want him with Makmak. Ito, kailangan lamang nito kumpiyansa. Eh. At may babalik yan ni Coach Derek Pumarin o malalag ba? Mabibigyan ba yan ng kumpiyansa? Itong si Makmak Cardona. James Yap. Halos nawala yung bola sa kanila. 70 shoot, Kirby Raimundo. Attacks the basket. Sa ilalim, Asi Taulaban grabbing the rebound. This is 8 puntos. Magiging gusto mo na ba? Hindi. Pakukuha na naman. Oh, Makmak Cardona. With a spin on the teardrop. Back-to-back baskets by Makmak Cardona. 4 points in the ball game. May just beating pa dahil sa 8 na itong kalamangan ng Token Tech. So far, wala pa pansagot itong Pure Foods Chunky Giants. Malapit na naman yung half-time. Sa onslaught ng Falcon Tech, hindi nga Mark Ingris, hindi nga actually range yun eh. Papilitan na lang. Papilitan na lang. Finding himself open dun sa right elbow. A minute and a half dito sa ating second quarter. Pero uphill climb pa to para sa Pure Foods Chunky Giants. At patuloy po nagdo-dominate itong Falcon Tech Bomba. Asi Taulaban, shoot! Hanggang si Makmak Cardona. Paul Artari, open! Short sa kanyang jumper. Ulang sa stretch si Asi Taulaban that time. He was up against his mobile. Paul Artari, may bangga, may pino. Babayan natin dito, sanay na dyan. Oo, oh, tayo hindi sanay. Yun ang problema. Salatala. Ang kukwala natin si Paul Artari. First free throw is in. Ito may mapalitan tayo. Tejada for Roger Yap and Abenido for Alapag. With 48.8 seconds remaining dito sa ating first half of action. 44-29 ang ating score. 15 ang kalamangan ng
TikTok and text. Isa pang filter para kay Polar Caddy. Exact. Pero papansin mo dito, no? Halos hindi pinagsasabay o pinagtatagpo ni si Polar Caddy ito si Jimmy Alapag. Yan na nga. Gusto nila mas matangkad yung taharap nito si Polar Caddy. Ang bola mabawala. Wala ng Pure Foods Chunky Giants. Only 35 seconds po nalalabi sa ating second quarter. Mahaba pang basketball ito mula sa Hong Kong. James Schaap against Mac Cardona. James Schaap tutok na tira na papasok na. Oh, and kinontrol niya yung bola doon. Hindi naman sa silugod niya sa Taulaba. Nabasa 13. Kalamangan ang pangatik score for 31. Datang sinaga ni James Schaap. Inilapit yung bola sa basket. And meanwhile, sabi siya, mahaba-habang usapan yung nangyari kanina. Ito na naman, agaw na naman. Where's Roger Yap? Where's the Polar Caddy? Polar Caddy to Roger Yap at the glass. It will still remain with the Pure Foods Chunky Giants. But a good start here para sa Pure Foods Chunky Giants. Kanina first up. Sila na unahan ng token text. Ito, energy. Iyan lang naman ang puhunan ng Pure Foods dito sa game natin talaga eh. Energy. Ito po si James Jeff. He struggled. Noon pong first half natin. Here's Mac Cardona. Siya rin na nagsimula. Itong, well, he started para dito sa token text for Pals. At nag-deliver naman po si Mac Cardona. Kermit Raimondo na tawagan kagad ng call-in. Sayang yung agaw nila yun. Sayang yung agaw ng Pure Foods. Ito yung Boca Linda. Token text down to 11 points. Kaya ito. Well, mga kaibigan again. Dito po sa laban na ito. Ito po token text for Pals. Wala pa po na ipapanalo. They're looking for the first win. Magagaling nila yan dito sa Hong Kong. Sa Big Pablo. Muntis sa kanyang TM press. Isang minuto na nakalipas dito sa ating third quarter. Mark Fingers operating natin sa Taulaba. Short sa kanyang turnaround siya. Sama talaga ng field goal percentage sa Pure Foods. Ito naman token text pala, error. Alam mo, kanina binasa natin ng halftime break natin yung turnover. Sabi nga natin kung di dahil sa turnover siguro ng token text, malamang mas malayo pala kapag ang kanilang lamang. But then again, marami sa turnovers talaga na noon nung first up, Barry, resulta talaga ng aggressiveness itong right. Token text, no? Right. Thank you for the defense rin. Mark Fingers against Asi Taulaba. So four straight points mula dito sa Pure Foods Chunky Giants. At natapasan na rin lamang dito. 11 na laban ito, partner. At hindi pa pumupunta sa itong common text. It's ating third quarter. Cardona with the leather. Ayaw pinira. Pinasa. Right here is Jimmy Alapag. Against Paul Artadi. Nagpapatay si Jimmy at si Paul Artadi. And a foul will be called here. But definitely you can feel that you can sense. Very aggressive right on Pure Foods. Dalawang sunod na pausa na ipamimigay niya. Ha, Mikari! Sabay, ang tira. Here's Paul Artadi. Against. Well, my fingers. Six straight points. At mapatawag ng timeout dito. Bigla umingay dito sa tabi natin eh. No? Opo. At alam mo. Ganito pala. Ganito pala dito. Sa stage, magpapalik po action. Laban nito ng top contacts. At ang Pure Foods Chucky Giants. Sa pin sa mga si Kirby Raimondo. Apat sa linya. Ito si Asi Taulaba. Oo, medyo nalilito na dito ang token text. Ano, ingay kasi mas marami yata pass yung purpose dito eh. Pero mga kaibigan, hindi pa nakakascore dito ang token text. Napako sila sa 46, samantala 6 na puntos na po. 4 galing kay Mark Davis. At isa galing kay Paul Artadi. All the same basket. As in his Mark Davis. Already with 12 points. As they continue to hound itong token text from Pals, baba na ngayon sa 7. 8 straight points for Pure Foods. Willie Miller, mainit yung first half. Nagtapit mo lang sa likuran. Aatake na naman ang Pure Foods Chunky Giants. Here's James Yap. Pepreno to. Jumper niya. One drop para kay James Yap. Would have been big for James Yap, ano? Dapat sinaksak eh. And right now, itong talk and text form pass. Trying to get back their bearing dito sa larong ito. Jimmy Alapag drops it to Harvey Carey. Yun naman ang naibibigay ni Jaime Jimmy Alapag dito na he's fucking his teammates well eh. Pag nag-double sa kanya, alam niya merong isang open na teammate siya eh. Pero magkakasimula ng Pure Foods Chunky Giants dito. Personally,
going ng ating third quarter. It was called out with a hassle. Hassle play na resulted in isang easy layup. At nasundan pa yun ang mga magkakasunod na basket ni Mike Pingris. Kumbaga, tatlong sunod na baskets ng Mike Pingris. Itong si James up ang nag-mintis lang kung naman attempt to nating run. Kirby Raymond against Harvey Curry. Ito, na-traffic sa ilalim ito. Labas siya. Roger will attack. Oh, try to drop it. Ito kay Mike Pingris. James up to Willie Miller. Lalap! Hindi papasok. Good defense coming from James Shaq. Ito, anong gagawin niya tadi? Hindi niya dapat ginawa yun. Ang follow tadi. Missing miserably. Oh, ang tayo lava. Roger na pagka-foul dito. And then apparently, itong... Napaka-comfortable. Yung mga leads na nang sabi siya ng first half. First free throw ni Taulaba pumasok. Now to si Paul Asi Taulaba. A shot 3 out of 6 from the free throw line. Second. South. At nakita mo, Paul Artadio pa nakakuha ng rebound. Roger Yap. Alam mo, foul dito. Ang Gino Elapag magre-reklamo. Oh, take two. At off the foul itong si James Yap. Mang-apat na foul yan. Itong si James Yap. And that closes that. Coach Ryan Gregorio. Oh. Para bunutin itong si Ray Evangelista. Harvey Curry, dalawang free throw sa una. Ay, sa buhay. 49-41 pa rin ang ating talaan. Nagbubunin mga fans ng Few Foods. Medyo hindi nag-iingay yung mga fans ng token text dito. At ibang lista, papasok na para dito kay James Yap. Ito si Harvey Curry, wala pang free throw. Nagbubusyo dito sa Hong Kong. Ayun, meron na. Narinig kay. 1-4-3 para dito kay Harvey Curry. I love you yun. Pingris, ang ganda ng pasa ni Kerber Raymond, nababasa ko ito ang kalamangan ng token text. And it is a third quarter involved to give with Chunky Giants mounting a comeback. They were down by as much as 16 points. Ito ko nagkakama niya, partner. Oo, 17 na nga yata. And Wendell Miller, kamikaze drive inside by Wendell Miller. Bilyones. Pinalta nito si Paul Artadi earlier. At even to si Ray Evangelista. Kanina po, pinalta nito si James Yap. So it's now the turn of Edo Bilyones. Well, nasa tap na doon si Kirby Raymond. Ayun na naman! Roger Yap! Yes, yes, go! At ito mga kaibigan, buhay na buhay dito mga fans ng Pure Foods Chunky Giants. They got it back down to 5 ang lamang. Ray Evangelista from Ormoc. Nilipat dito kay Roger Yap. Set up na dito si Kirby Raymundo. Inatrasan unti-unti. Ito si Harvey Curry, ball tap shot with 10 seconds to shoot. Ang tagal nag-develop ng play, di ba? Yung kay Ray Evangelista, pwede niyang i-drive yun eh. Tandaan po natin, dito ang first half onslaught ng Talk and Text Phone Pass. Hindi natin nakalaing na babalik pa dito. Ang purpose, pero ito, Kirby Raymundo! Jumper niya! One drop, agawan sa rebounding. Oh, is Ray Evangelista! Short sa kanyang undergoal stab. Wow! Evangelista, wala pa rin yung bola dito. Oh, merong foul. May aminin. Sayang kay Evangelista dahil kaluwete siya. Hindi na nadal sa kaluwa yung bola eh. Hindi na natin sa kaluwa yung bola. Pero sa bakal tumama. Sa bakal tumama. Pero ito mga kaibigan, buhay na buhay ito. Eh biglang naging lima na lang itong kalambakan ng token text. So, hayop 16. So ito, bola pa po nila opportunity para po si Chunky Giants to trim the lead. Mahaba po itong oras natin sa third round. The third way move against Harvey Curry. At mamakal siya. Alam mo, kung ako halos hati rin sa gitna dito itong ating crowd dito. Dito, maraming rin ang mga fans ng Tokotex. Pero parang mas wild dito pa sa purpose. Kasi tahimik kayo pa sa Tokotex dito sa kaliwa natin ito mo. Samantala, kung meron pong matalas sa free throw line, eh wala pong iba kung dito si Kirby Raymundo. 5 out of 6 from the free throw line. Ito si Kirby Raymundo. At eto,
Tikatik na lamang itong lamang dito, tatlo para po dito sa lamang ng Falcon Texas of Home Pals. At para po dito sa Totten Tex, talaga naghahanap sila ng kakamada dito. They move the ball around. Willie Miller has 16 points. Pero mapapal dito si Willie Miller. Pero yung mga lista, magbibigay na siya ng palayo. Oo, 12 points yung nagawa niya kagad ng first quarter pa lamang. Overall, ano? Ito pong Totten Tex ng first half, shot 58% pa ito. Kaya nga, nakakas eh. First free throw by Miller is in. Yaps the lead of Porto. Context of 4 points, 53-49, 4 minutes and 16. And also, pag-uusapan natin yung matalas sa free throw line dito po sa Hong Kong. Ito po si Willie Miller has yet to miss 3 out of 3. From the free throw line, second is still good. Para kay Willie Miller, kanina naman, ika nga, isa naman yung umani rin ng palakpak dito sa mga kababahin natin. Oo. Oh. Kumikil sa Willie Miller eh. Ano naman, tigaya. Percy Batal. Oo, sa introduction pa lang, nagpapatawa na nato si Willie Miller. Siyempre, gusto ng mga kababahin natin yan, ano? Parang si Jackie Chan. Samantala ito si Roger Yap, using the glass. Unless a loose ball foul will be called on Roger Yap. So, 2 free throws na naman to? Oo, oh, dahil nasa penalty na yun. Three minutes and 52 remaining in the third quarter. At si Leonidas Abenido bibigyan. Sino ba? Yeah, si Abenido ang bibigyan ng dalawang free throws dito. Nakatabay na dito sa score stable. Mike Castillo. So right now, ito po si Leo Abenido. Earlier, natawagan ng violation ko si Leo Abenido dahil meron siyang pro group. Yan, pandikit. Tinanggal na yun. Lugasang mabuti yung kaliri. Although yun nga po, yung nakaraan, laganap ng laganap po yung gumagamit mo. Hindi naman kasi pinagbabawalan si Malayan. Alright, ang Leo Avenido. 5 puntos na para kay Leo Avenido. Under 4 minutes to play here dito sa third quarter natin. Let's see. Well, if Talkin' Tex can stop this rampaging chunky giant sa third quarter natin. Ray Evangelista, he stops. Wala. Nangurso na ba eh. Samantala din sa Tentex sa pasensyoso, pasensyoso. Di sa kanilang ball movement. And Harvey Carey finding himself free sa ilalim ng basket. Maraming beses na ganun eh. Kaya ito si Harvey Carey biglang nakakalibre. Ito, agaw na naman. Leo Abenido, Carey. Carey to Leo Abenido. Yes! An easy basket here by Tocantins. Talk-a-text phone pass. Try to stay back. Itong rally on. Wala pala! Limang tiyempres niya para kang Willie Miller. Ano bang dahing baon? Talk-a-text phone pass. Alright. Ito, balik ulit. Binalik itong si James Yap. I was struggling dito sa ball game natin. Oh, and Mark Pingris will lose it. The last attack dito si Mark Pingris. Pwede na kasi iangat eh. Pumake pa itong si Mike Pinis. Namitiyo niya yung bola. Under a minute to play sa ating third quarter. Kanina bumaba na nga po itong lamang ng Talk and Text down to 3. Pero sunod na sunod. Sunod na basket. Ito sila William Miller. Harvey Carey. Kasama mo na pati sila yung Abunido. Kaya nga. Kasi pala na Abunido na naman. Eh. And a rebound here by Kobe Raymundo. Let's see kung paano makakabalik itong makakabalik muli itong Bill Fruits Chunky Giant. Tagal mag-develop ng play dito. Yan, tagal ibigay yung bola eh. Wala pa sa penalty ang Talk and Text. Ngayon pala papasok. 19.1 seconds remaining in the third quarter.
First caller, Paddy. So while we can talk and text Sean Paz, are able to stay down to 14 points. 12. We still have a ballgame in our hands, yeah. Everybody. Tapos sa sambil naman yung piyansa, kung sakasakali. Ngunit dito na naman yung boys game. Alright, ito. Magmamadali dito si Jimmy Alapag. The lead is down to 12. Let's see. Last save of attack and pass. Jimmy Alapag firing. Missing. At napito dito sa ilalim. May oras pa ba? At hindi na. Matatapos po dito ating third quarter. So, well, konti na yung option niya after grabbing that ball. Eh, no? So, hindi niya makikick out. And kailangan talaga itira ni Kerber Raimundo. 12 points ang hinahabol ng Pure Foods, 11 and a half minutes remaining dito sa ating ballgame. Noong third quarter, pinapyas ng Junkie Giants ang laban ng Jack and Tex through hard defense at hassle. Right, kumabahan ng tatlo, yung kalabahan ng Jack and Tex, pero lumaylay-lay, napagod na yung Pure Foods, kaya nakaalaga ulit itong Jack and Tex. Ah, si Taulaba, asa. Ito si James Shaw, bonus pick result, rebound by Roger Yap. At ito na naman, who is for Artadi! Follow-up dito si Eugene Tejada. Walang itong ng talk and text sa phone calls. At ang tuloy-tuloy yan. Except for the third quarter, kung saan bahagi nakahabol nga. Itong UFOs siya kay Jack. Actually, napakalaking threat ng third quarter. Malaki na eh. Binaba na to 3 yung lamang doon. Pero nakabalik itong talk and text. Samantala, Kirby Raimundo smothered and Paul Artadi. Wala na po ito si Paul Artadi. Ano pa? Oh, Roger Yap, airball. Ito yung puto to Mac Macardona. Ang gusto na layup by Mac Macardona. Nice pitch there by John Perriols. At force na naman itong hinahabol ng Pure Foods. Parang hindi ubrang ma-overall ng Pure Foods dito ng... Isang iglap. Oo. Oh, at si Kirby Raimundo. Wala naman, it seems yung tihit na yun ni Kirby Raimundo is well read. Ano? Well read by talk and text phone pass earlier. Nag-slip din si Paul Artadi. Nalaro po sa talk and text. They're looking for their first win dito po sa Philippine Cup. They're about 10 minutes away from accomplishing that. Ano? Dahil 14 itong kalambangan nila. Kung they can hang on to this. I'm sure si Coach Derek Tavares, sa nabihan yung mga bata. Hindi tayo bubunan sa Hongo para magbakasyon, ha? Yeah, no. Trabaho tayo dito. Kailangan natin yung first double. Oh! At nag-misfire yung pasa na yon nitong si Roger Yap. Para po sa talk and text phone piles. 9.5 to play. And right now, oh, good. Jimmy Alapag. Diantres! Wala kay Jimmy Alapag. Diantres yan natin sa inang bago Diant Power to the People. And Jimmy Alapag already with 8 points. Sa ball game na ito. Ito yung biggest lead natin. This is the other punto. Si Paul Artadi, makapansin mo, wala sumusunod. Wala po naman yung answer doon. Ito yung Jim Tejada, may naman sumunod. Wala rin ah. First Kirby Raimundo. Kirby Raimundo. Oh, na Paul Artadi. Underneath, wala pa rin. Sayang ano, para dito kay Paul Artadi. Para sa Pure Foods Junkie Giants. So let's see with 8:50. Dito sa fourth and final quarter natin. There's John Ferriol. Always shooting it. At babalik ang bola sa Pure Foods. Coach Minyo checks in for Asi Taulaba. So yung starters. Well, again, ito po si James Shaw playing with 5 fouls. Sinugal na eh. Ang malaki na itong kalamang ito, 17 points. Kung magrarally ka, ngayon na. Si Jun Limpo naman po. Ay, walang permit, ngayon na. Pero si Jun Limpo naman po. He was just failing yung mga ating first half. And Eugene Tejada firing over Willie Miller. Alam mo, isang tangka lang ang tangka dito si Tejada kay Willie Miller. Coach Vino pala, matatawa ka lang po dito. Shooting to Eugene Tejada. So Eugene Tejada, this is his third team in the PBA. Started for Alaska, tapos last the contrast natin sa ano yun. Tinignan ito si John Ferriol. Sinamantala naman to ng Pure Foods para magkaroon ng instant meeting doon. At pabilis naman na disperse. One.
Again, siya ka-struggle dito sa ballgame nito. You can feel talagang gusto niya mag-iinit na para makakontribute yeah. dito sa Pure Foods. Pero kumbaga, parang nga natin kanina, itong token text lang ang team na hindi pa pinapalo ng Pure Foods dito sa season ito. Ang mukha talaga, Dave, itong token text. But the number of Pure Foods Chunky Giants, Tian Tres. Was it a long term? So talagang sila yung gustong magbagi dito sa Hong Kong. Opo, at of course, token text nga po. First outing nila, tinawag sila ng Barangay Ginebra. Pangalawa naman, against Air 21, eh, bigo pa rin itong token text phone balls. Kaya naman, para kay Coach Derek Fuman and the new head coach of the token text phone balls, I'm sure. At talagang ibang challenge yung binigay niya sa kanyang mga boys dito sa Hong Kong. Samantala, Mark Figris, kita mo yun ha, libre na, lumabas pa. Kaya yeah, nga eh, minamalas pa itong Pure Foods. At si Willie Miller naman, sniping from TM3. Relaxer rin na sila tumira ng mga ganun. Ay, ayun naman na ng 21 eh, di ba? 21 na yun. 6.45, oras pa kaya ito? Para well, sa Pure Foods Shopping Giants. Eh, hindi na pwede pagka ganyan. 3 against 1, James Schaap last line of defense, but James Schaap kiniliwado ni Willie Miller. Andi na nga makaporma si James Schaap with 5 personal foul. Yan na nga, tinitigan siya ni Willie Miller. Papaw ka ba o hindi? Hindi na, sige, bahala ka na. So ayan. All right, 6:09 remaining dito sa ating fourth and final quarter. Kirby Raymundo always shooting it this time. All right, so at matatawa ka ng pala itong si Paula Artani. Less than 6 minutes remaining. Paula Artani, 6 fouls. Ay, anong na, para dito kay Paula Artani. Yes. Palahin mo, sa Hong Kong pa nakakuha ng diploma. Nauna pa sa dito kay James Shep. Anoy Castillo will replace Paula Artani. Of course, ito si Noy Castillo po. Ay, 1 point pa lamang ang mapapatunayan dito ni Noy Castillo. Yung technical free throw yun eh, dun sa pro grip by infraction. Right. And Mac Macardona! Merry Christmas ka raw, sabi. Dahil 25 na itong kalamangan ng token text laban sa Pure Foods. And Kirby Raymundo with a PM press. So Kirby Raymundo hitting from all angles para dito sa Pure Foods Chunky Giants. 14 points off 72 ah. Kumbaga nag-breakdown kasi yung offensive machine ng Pure Foods eh. Ano yung pod? Turning back the hands of time here in Hong Kong. Right, and the first basket pa lamang yan, ito si Jun Limpot. Bente, ang lamang ng talk and text sa Pompas. And right now, parang si talk and text Pompas, let's try to manage itong kanilang kalamangan dito. But we're not firing and missing it. James Yab fires, the Empress still nothing. Mark Bingles, fouled by Poch Uño. So, dalawang free throws. Dito, sa puntong ito, si Mark Bingles po ang nasa free throw lang. Pero ito, 20 ang kailangan habulin ng Pure Foods Chunky Giants. He makes his first free throw. 4 minutes and 26. Disinwebe ka lamang nga ng token text. Well, pwede pa. So, pwede. Titingnan natin. Naalala ko tuloy si, ang yumaang si Joe Cantada. Ang sinasabi, mathematically possible. Possible, but improbable. Improbable. Alright. Pero ito po. At para po sa Taka Tex Combat. Alam mo naging steady dito para sa Jimmy Alapan, alam? Kaya nga. Itong first half, hinayaan niya itong mga kakampi niya. At ito. To steal the show. Sige, tayo. Pero itong second half naman, siya naman offensively ang tumulo. Alright, at tagunong first half talaga sumusunod ang mintis ni James Shep eh, bago. At he never got his offensive game going, ha? Oo, he struggled all throughout, ha? Simula sa free throw ng Pagkaya. Ito ka ng Token Text Phone Piles at ang Pure Foods Chunky Giants. Oo, at ibinoblow out ng Token Text ang Pure Foods. Oo, talagang blowout po ang nagaganap dito.
And para po sa Pure Foods Chunky, Giants have struggled offensively dito sa ball game nito. Kala ko wala pa rin, no? Yung import is kanyang follow-up. Pero talagang, kumulang sa backdoor talaga hindi nakakuha ng puntos ang Pure Foods eh. Tama yan, at ito si Jimmy Alapan. Well, really a big stabilizer. Bahayan natin. Sablay pareho yung free throws ito si Asi, pero 22 pa rin yung hinahabol ng Pure Foods eh. Less than 3 minutes ago. Kirby Raimundo was trying to look for Mark Bingris at doon na nag-emanate yung play kay Kirby Raimundo on top of the key. Doon na naman sa bilis nila ng Kakatas Compass. Titignan mo, lalaki nitong Pure Foods ngayon dito. Si Pablo, hindi pa nga naglaro ng third quarter, third fourth quarter, di ba? Ngayon lang naipasok ulit eh. And Kirby, kanina na T-entress na yan, ha? Umunta sa kanyang T-entress this time. And he will get it back. Wala pa rin si Kirby Raimundo, carving space, block from behind. Yun ang matalagang balas na 87-63, yung one more game para sa panag ng Tuck and Texan. And finally, they're on the scoreboard. Dalawa sa mga players po ng Pure Foods ang krumadjate na dito sa laban na ito. Nauna pa si Paul Artadi. Okay, sumunod dito kay James Yap. Pero, well, Kirby Raimundo. 24 points para dito kay Kirby Raimundo. So, again, free throw shooting time para sa Talk and Text Phone Pals. Makakapasok pa rin. Itong si Christopher Cantonos. Mamaya pa. So ito mga kaibigan. Two free throws para kay Willow Miller. Gapo, thriller. Sablay ang kanyang unang free throw. Arnold Gapo for Kirby Raimundo. At ito, meron tayong mga substitutions dito. Si Chris Cantonas replacing Asi Taulaba. At si Arnold Gamboa. Oh, bagong player ng Pure Foods. Papasok para dito kay Kirby Raimundo. Isa pang free throw para kay Willie Miller. Ang free throw is in. Nakatabay na si Berhel Meneses sa scores table. Papalit tayo si Miller sa next dead ball situation. Ayaw naman po. So ito mga kaibigan. Malparad sa Pure Foods Chunky Giants. Kailangan nilang reassess dito. Ah, dalawang, with this all last 2 minutes po tayo. Could be an impending loss na dito para sa Pure Foods Chunky Giants. Both teams will have identical 1-2 records. And at this point, well, Canton Hoss and Jun Lipon renewing yung kanilang matchup doon. At si Mark Pingris ipapahinga na. Babalik na si Eugene Tejada. So ito malamig, malamig ito. Masasabi natin ang karanasan dito ng Pure Foods Chunky Giants. Malamig at mapait. Dito po sa Hong Kong. They had a good run at the start of the third quarter. True. Pero hindi na sustain yun eh. And at this point, kontrolado ng Talk and Text of Compiles. Alat halos ng players sa pinapasok po sa Gary Tumari, pumuputok eh. Kaya nga, tingnan natin kung si Darrell ay makapag-unbog dito. Abel Meneses, he will lose it against Ray Evangelista. Alam mo, sigurado dito pagkatapos ng game, magkakagulo. Sa autograph. Kala ko sa atin eh. Kala ko makabulin tayo. Hindi siguro. No? Bakit naghahanda na itong mga kababayan natin dito? Okay. Under a minute to play dito po sa Hong Kong, mga kaibigan. They had a firing and missing. Evangelista. Ray Evangelista. First basket yan dito.
Alright, only 13 seconds bago matapos po itong historic PBA game dito po sa Hong Kong. 88-66. Alright. At matatapos po itong laban na ito with Tag and Tax notching their first win. Dito pa nila kinuha yan sa Hong Kong.